Ang Mount Olympus ay ang pinakamataas na kabundukan sa bansang Greece. Sa kasalukuyan, ito ay isang kilalang tourist spot sa bansa. Ayon sa Greek mythology, ang Mount Olympus ay tahanan ng mga diyos at diyosa, ang mga Olympians. Naitayo ang tahanan ng mga deity sa Mount Olympus patapos ang gera sa pagitan ni Cronos at ng mga Titans laban kay Zeus, kakampi ng iba pang mga diyos at diyosa. Matapos patalo ni Zeus, si Cronos at ang mga Titans, ang Mount Olympus ay naging tahanan ng 12 diyos at diyosa. Ito ang mga Olympians. Zeus, diyos ng kalangitan, kidlat at kulog, at hari ng Olympus. Hera, diyosa ng mga babae, pamilya, at kasal, at reyna ng Olympus. Poseidon, diyos ng karagatan, lindol, bagyo, at mga kabayo. Athena, diyosa ng karunungan, tapang, inspirasyon, pag-unlad, batas, hustisya, stratehiya, matematiko, lakas, sining, kapisanan, at kasanayan. Aphrodite, diyosa ng pagmamahal at kagandahan. Hephaestus, diyos ng mga apoy, mason, panday, at skultura. Hermes, diyos ng mga pastol, paglalakbay, at literatura. Artemis, diyosa ng mga pangangaso, kagubatan, burol, at buwan. Apollo, kakambal ni Artemis, diyos ng paggaling, medisina, pana, musika, at tula. Demeter, diyosa ng pag-ani at fertility ng mundo. Siya din ang diyosa ng banal na batas, ang siklo ng buhay at patay. Ares, diyos ng gera. At Hestia, ang diyosa ng puso. At kinalaunan, pinalitan ni Dionysus, ang diyos ng mga alak at ani ng ubas. Ang isang kapatid ni Zeus na si Hades ay piniling manirahan mag-isa sa Underworld, kung saan siya ang diyos dito. Bukas naman ang Mount Olympus para kay Hades, at siya ay maaaring pumunta dito kahit kailan niya naisin. Ang tahanan ng mga diyos at diyosa sa Mount Olympus ay matatagpuan sa pinakatuktok na bahagi ng bundok, kilala din sa tawag na ang Maitikas. Para makapasok dito, kailangan dumaan sa mga ulap. Isang napakalaking gintong pintuan ang bubunga dito at ito ay binabantayan ng mga Horai. Ang mga Horai ay ang mga diyos at diyosa ng oras at panahon. Sila din ay kilalang diyos at diyosa ng kaayusan at hustisya. Matapos ang 10 taong gera, ang mga Olympians ay payapang naninirahan dito, kumakain ng ambrosia at umiinom ng mga nektar. Ang ambrosia na kinakain ng mga deity ay hindi basta-basta pagkain. Ang ambrosia ay dala ng mga kalapati at ito ay nagbibigay sa sinumang makakain ng immortalidad at mahabang buhay. Ang ambrosia ay hinahanda ni Hebe, ang diyosa ng kabataan, at minsan ni Ganymede na isang bayani ng Trojan. Si Ganymede ay isang mortal na dinala ni Zeus sa Mount Olympus para magsilbi sa kanya. At gaya ng ambrosia, ang nektar ay banal na inumin na nagbibigay din ng immortalidad. At ang mga ito ay hinahanda sa pagkasalo-salo ng mga deity habang sila ay nakikinig sa pagtutog ni Apollo ng kanyang liriko. Minsan din naman ay may pagtatalo ang diyos at diyosa ng Olympus. At ang madalas nilang pagtalunan ay tungkol sa mga kapalaran ng mga mortal na nilalang ang mga tao. Yan ang Mount Olympus at ang 12 Olympians.